Hello guys and mga Lodi, welcome to Pinoy NFT Review. May bagong free-to-play NFT game na naman tayong kaaadikan. Matindi yung bakbakan sa game na to guys, and ang bibilis ng action, plus talagang tataas po ang inyong blood pressure. Kung itatanong nyo po kung pwede tayong kumita as a free-to-play player, pwede po this early access pero huwag umasa na malaki yung ating kikitain. Pipilitin ko pong tapusin yung review in 5 minutes. Samahan nyo po ako the whole time. Kung ready na kayo guys, samahan nyo na ako. Silipin natin ang bakbakan dito sa Golden Bros. Ang Golden Bros ay developed by Netmarble FNC. Sila po yung branch or team ng Netmarble na nagde-develop ng mga games. Ang Netmarble po ay isang South Korean game development and publishing company na na-establish noong year 2000. So meron na po silang around 22 years experience sa game development and publishing. Marami na rin sila guys na available sa ating mga mobile devices. Isa nga po yung A3 Still Alive sa nagawa ko na ng video. Kung di nyo pa po napapanood, lalagay ko po yung link sa taas. And upcoming nila guys, ito yung matitindi. Ni no Kuni, isa po yan sa sikat na JRPG. And ito pong 7 Deadly Sins Grand Cross. Ito po malalaro natin. And kung hindi nyo pa napapanood guys yung trailer nitong 7 Deadly Sins, promise ko sa inyo guys, panoorin nyo sa YouTube and ang tindi nito. Ilan pa sa mga games na maaring narinig nyo na, Lineage 2 na mobile, Blade and Soul po. Nakapaglaro ko sa PC nyan, meron sila nung mobile nyan. And also meron sila guys mga Marble games. So, ito po, Future Fight na Marvel, baka nalaro nyo na. Nakuha rin nila to guys, yung Fate Grand Order, JRPG din po yan. And meron pa silang iba't ibang games. Ilalagay ko po yung link nito dito sa description down below. Para kung gusto nyo masilip yung mga games nila guys, pwede nyo gamitin yung link. Speaking of link, meron nga po palang link ng World of Arcada down below. Mamimigay po sila guys 100 NFTs para dito sa kanilang game. Bukod pa dun guys, mamimigay pa sila ng sangkatutak na tokens. Para makasali po kayo dun, mag-join lang po kayo sa kanilang mga social media accounts. Tapos, screenshot nyo lang itong World of Arcada. Tapos, itag nyo yung mga friends nyo. And then, ayun na, magkakaroon na kayo ng raffle ticket. Ang Golden Bros guys ay available po sa mobile devices and PC. Pero kailangan po muna natin gumawa ng account sa mobile devices and ililink natin yan para makapaglaro po tayo dun sa PC version. 9 na bros or heroes po yung malalaro natin dito. And para kumita tayo guys, kailangan natin bilhan ng NFT costume yung ating hero. And yung mga costume na yan guys, and meron niyang rarity. The more rare yung ating NFT costumes, mas mataas po yung rewards na makukuha natin kada victory or win dun sa mga battles. And the more rare po yan, mas mataas din yung durability. Ang pinaka burning mechanism nila dito guys, yung mga costume po ay merong durability. So kapag nag zero na po yan, it's either bibili na tayo ng bagong costume or magre-recharge tayo, meaning magre-reinvest po tayo dito sa game. Pero right now guys, kung magjo-join kayo dito sa kanilang early access, yung mga costume po ay hindi pa mababawasan ng durability. Ang pinaka gameplay dito guys ay 3 versus 3. So nasubukan ko na siya and super na-enjoy ko naman po yung kanilang gameplay. Matindi yung bakbakan, tapos meron kang mga nakukuha na mga items dun sa paligid. And ang maganda dito guys, pag namatay yung ka-team mo, meron ka pang chance i-revive siya pero one time lang. So ibig sabihin, pag namatay uli siya, talagang dedo na yung character niya for that game. As a free-to-play player po, dapat everyday tayo nag-check-in dito kasi makakabuo tayo ng classic na costume na pwede po tayong kumita. Pero wag umasa po na malaki ha. Patitikimin lang po tayo ng game na to kung paano yung play-to-earn mechanics nila. Right now guys, I'm using the PC version. So dito po sa main hub, pwede tayong pumili dito ng ating bros na gagamitin. Tulad ng sinabi ko, 9 po yan na bros na playable para sa ating lahat.
Ang kailangan lang nating gawin ay bilhan sila ng costume. Kung so bawat character dito, guys, meron silang parang circle and yung circle na 'yon automatic silang babaril or titira doon within that range. Ayan. So hindi niyo na po kailangan i-pressure. Now, ang kailangan mo lang pagdesisyunan ay kung ano yung mga skills na gagamitin. Eh meron tayong mga napupulot dito na capsules na nakakatulong sa atin para lumakas yung ating mga attacks. And guys, nakita niyo po, nanalo kami doon. So, hindi ako masyado makapagsalita kasi sobrang intense nung bakla. Kailangan nakikipag-cooperate ka doon sa mga nakaka-party mo. So, dahil nga random yan, yung mga ka-party mo, wala naman kayong mic. So, papakiramdaman mo kung ano yung mga movements nila dito. Summarize na natin guys yung mga na-observe natin sa game na to. Unang-una po dyan, free to play po ang game na to. So kahit wala po tayong investment, malalaro at ma-enjoy po natin itong game na ito. Second na ma-appreciate po natin yan, Netmarble po ang developer nito at publisher. So hindi tayo mag-aalala na mararag pull tayo or mawawala yung game after a few months. Na-appreciate din natin guys na casual game lang siya. So 3 to 5 minutes po tapos na ang isang game. So kung tayo po ay maraming oras or konti lang, ito pong game na to ay swak na swak para po sa ating lahat. Nagustuhan din natin guys na super easy naman po matutunan yung game. Meron po silang tutorial dyan. Plus meron din mga game mode guys na wala kayong kalaban na other players. So mga AI lang or NPCs lang po yung makakalaban nyo. Isa pang nagustuhan ko dito guys, meron na agad silang burning mechanism dahil nga po yung NFTs dito ay yung costume and meron po yung durability. Isa pang okay na okay sa game na to guys, pwede natin gamitin yung ating mobile devices or desktop. Kaya po kung nasa labas tayo or nasa loob man ng bahay, pwedeng-pwede po nating laruin itong game na ito. And panguli guys, na-appreciate natin yung gameplay and also yung graphics kasi po gumamit sila dito ng Unreal Engine. Ang pinaka downside lang guys na na-experience ko this early access po is marami pang bugs or errors. So kung kayo po ay naglalaro nitong Golden Bros, so konti-konti tiyaga lang po, I know, i-update at i-upgrade naman po ito ng Netmarble. Overall guys, okay na okay naman po itong Golden Bros. Maganda po yung graphics, maganda yung gameplay, intense yung bakbakan, and of course, Netmarble po yung developer. So hindi tayo mag-aalala na mawawala yung game ng basta-basta. Thank you so much guys for watching this video. Kung kayo po ay bago pa dito sa ating munting channel, don't forget po to like and subscribe. Malaking tulong po niyan sa algorithm ng mga videos na ginagawa ko. Ingat po kayo, God bless, and see you next time! Bye!